andito tayo ngayon sa bagong career natin. Mag-a-apply ako. Mushroom picker. Joke lang, hindi. Andito tayo sa bahay ng pinsan ko. Ito, yung bahay nila. Ito mismo. So, papakita niya yung mushroom farm at saka kung paano mag-pick ng mushroom. Tapos, nakapack na yata sila eh. So, hindi natin ma-video yung packing nila. Pero, pakita ko sa inyo kung saan nanggagaling yung mga mushroom na niluluto namin ni Naya parate. Okay? Oh, kasi yung sodas na nakukuha namin dyan, kakaunti. Hindi ka tulad sa Norwegian, dalawang elf every month. Ah. That's 120 sacks times 2. Oo. So, yeah. Marami kaming bags noon. Ngayon, wala, hindi kami makababa sa Norwegian. Oo nga, kasi hindi kami makabiyahe. So, ang kinukuha na lang namin itong sodas, dyan lang sa asin. Ah, okay. Yung mga furniture sa naglalagay. Oo, yun. Dito sa Kiyentry kasi may kumukuha na. Kaya wala, hindi kami makakuha doon. Tapos hindi pala sila sabay-sabay, ha? Hindi. Ang kagandahan nito, hindi sila sabay-sabay tumubo. So, you have to... Pag sinabit mo siya, you have to wait 3 days bago siya lumabas. O kaya, may tinatawag kaming cold shock. Babasahin mo siya ng malamig na malamig. After 2 days, tutubo na siya. Ay, wow! Parang pwener sa mga. Oo, pag bagong sabit. Oo. So, ganyan, tsura niya. Itong ganito nga. Mamaya hapon, malaki na yan. Ganito na siya. Oo, ganyan na. Ay, oh, bilis ah. So, tomorrow, mga madaling araw, ready to harvest na. Yan ba yan pa? Oo. Ready to harvest na yan bukas. So, mapapansin mo, ito na yung harvestin namin bukas. Ito, yan. Mga yan, i-harvest na yan bukas madaling araw. Oh. May estimate mo na kung makailang kilo ka ba sa... Bukas. Oo, para bukas. And then, meron yung mga lumalabas na maluluto. Makikita ka na lumalabas na maluluto. Hindi ganito? Oh, yan. Yung parang ganyan, sobrang liit pa lang. Mga ano yan, 2 days siguro. 2 days, malaki na yan. Ayan. So, ganito siya. Yung incubation kasi nito, this is mga 45 days. 45. Incubation. 1 month and 2 weeks. Mga ganyan. Mas okay pa sa gulay, ano? Mag-harvest ka lang ng mushroom, yung gulay. Aantay mo ng 4 months bago mo ma-harvest yung talong mo. At ang maganda dito everyday, as long as everyday ka rin gumagawa ng bags, after 2 months, everyday ka rin na may isasabit. Oo. So, basta constant lang yung paggawa mo ng bags, constant din yung pagsabit mo, constant yung incubation, constant yung pag-harvest. Pag tumigil ka ng, kunyari, paggawa. Tumigil ka ng 1 week na paggawa ngayon, mararamdaman mo yung tinigil mo na 1 week after 2 months. Kasi wala kang isasabit. Ganun yun. So, parang yun nga, tinanim mo ngayon. After 2 months, tsaka mo siya. Doon, wala na harvest mo na yung mga yun, no? Hindi, isa rin yun. Kasi tatlong floors to. Ito dito, walang laman? Meron din ba? So, dito naman, ano ito, tatlong layers. Pag sabay-sabay yan tinubuan, then laki ng kita mo. Mahirap kasi na-try namin yung dati nung constant pa kami na fully operational. Kasi dito kasi sa Baguio malamig, tapos foggy. Mas gusto nila. Mas okay yung mushroom pagka moisty, malamig, foggy. Tapos ang maganda pa doon kasi hindi ka na magdi-delay ng twice or thrice kasi pag nagma-mushroom ka sa province sa baba. Usually 3 beses ka magdi-delay. Paano didiligan yan, host? Spray lang. Spray lang ng tubig. Minsan pag medyo moist pa siya, floor lang binabasa namin.
Ay, oh? Oo, kasi pagka... Siya absorb lang niya? Oo, pagka, okay. Pagka mainit ng tanghali, aakit din yung magiging moisture yung buong... Oo. Tapos ang... Tapos hindi mo siya dapat usually dinidiligan eh. Dapat ang iniisip mo is yung temperature lang ng room. Ah, oo. Oh. So, as long as malamig siya. Oo, basta malamig yung room, okay, kahit siya. Hindi basa yung bags, pwede siyang... Ay, sa baba nga ro, di aircon nila ang mga room nila. Usually, ganyan sa baba, oh, yung mga high-end na mga facility ng mushroom. Naka-aircon. Mm-hmm. Oh, may CR pa. Bakit magsi-CR ba yung mushroom pag naiihi sila? Hindi. Pag... yung ano kasi, yung trabador ko kasi may kwarto sila sa baba. Okay. Tapos, balak din namin siguro after na mag-mushroom siguro, pag nagsama, papaupa na lang. Oh, dito na ako magtatrabaho para dito na rin ako titira, hindi na ako upa. May CR na. Sino na natin sa baba? Dati, puno to. Tatlong floors, puno. Oo. Pero, yun nga, dahil dun sa pandemic, wala na rin. Control na rin ako. So ito, hindi pa ano eh, hindi pa namin napupuno, pero at some point, mapupuno mo rin. Ito yung na-harvest mo na to? Yung iba na-harvest na. Ayan, tutubo pa lang. Tutubo pa lang. Ah, ganito yung itsura pag tutubo pa lang, oh. Ganito. Ganyan. Ganito. Ganyan. Ito, pag hindi mo tinanggal yung takip niya, anong takip? Yung tela? Oo, yung tela. Pag hindi mo tinanggal, tapos na force siya na ano, lumabas. Oo. Ganyan yung itsura. Ah. Eh, ba't di mo tinanggal kasi yung takip? Ito? Mm-hmm. Kasi tumubo na siya eh. Ay, so, i-harvestan mo na bago tanggalin yung takip. Ah, okay. Bye. Minsan may pangsira din. So, ay, oo. Oh. Pero hindi sila inuod. Ganyan. Pag decay na yung ito, pag decay na to, pinipili na namin yung in-harvest kasi minsan may uod siya. Like any other gulay, nakakaroon din siya ng uod. Kasi yung mushroom namin, hindi namin siya ini-sprayan ng kahit ng insecticide. Oo. Bakit yung iba ba meron? Incubation area namin yan. Pero... Hindi pinapasok pag incubation area? Pinapasok din naman, pero wala pang masyado na naman kasi sa inyo. Wala na kasing laman ko eh. Wala nang laman. Yung sa taas ito na lang. Ang laman niya. Oo. Pag ano na lang sa taas yung puno. Oh, sige. Okay. Kundi lang laman niya ngayon. Oo. Doon na lang sa taas. Okay. Puno yun eh. Dalawang room. Pero, tignan mo yun. Medyo malaki. Medyo malaki. Oh, ito pa oh. Ayan. Pwede mo ba siyang pitasin na pa isa-isa? O kailangan parang... Pag binungot mo. Kaya, pwede kaya? Oh. Ayaw. Sige, itas ka lang. Diyan, ang picture ako. Kunin mo yung ito. Nakakatakot. Ang tamang pagpitasin mo dito sa pwet, tapos i-twist mo siya. Ah, so lahat na to? Oo, oh, i-twist mo siya, tapos silay mo lang. Yun! Yun! Dali lang mag-harvest, no? Dali. Tapos lilinisan natin. Ah, sige. Okay na to! Yes! Ano yan? Oo, okay na sige. To. Let's go. Dala.
dali mo lang yung roots. Nakita ko sa'yo sa iyo. Ano siya? Tanggalin mo yung... Tanggalin mo lang yung roots. Yung buong roots. Tapos, sponge mo lang. And then, siyempre, tingnan mo kung okay na. And then, yun na. Fresh mushroom. Oh, okay. Yun na yun? Oo. Wala namang dumi. Yun ang kinaganda nung mushroom ko. Kasi... Malinis. Malinis. Hindi ka tulad nung... Bakit hindi ba pwede kainin to? Roots? Yung ugat? ginagamit nila yun for noodles. Oh, okay. Soups. Kasi yan yung malasa. Pero siyempre, pag yung... Wala namang dumi. Hindi naman kailangan ng sponge. Malay mo lang. Ito pa na to. Haki mo. Meron mong ginamit dyan ng sponge. Nasasayangan ka din. Oo, yun. Alisin mo yung yan. Uod-uod. Ay, ano ba yan? Ang yung dumi yan. Uod-uod. Kasi pag tinitinda mo yan, gusto nila malinis. Alisin mo yun. Hindi ka mag-tisipin. Hindi naman uod yun. Mushroom na maliit yun. Oo, sayang pa nga yun. Oo. Isang mushroom na palengke sa akin yung galing. Oh, may nakita yung kaibigan ko na ano, yung kasama ko din ako mukha. Sabi niya nakita ko yung ano, parang yung sa packaging yung tinapunan natin. Mm. Hindi naman dumi, mushroom lang yun na ano. So ayan, kung naka half kilo ka, edi meron ka ng 100 pesos. Oh, kasi 200 per... Paano ito linisin? Eh, ano mo siya? Ayan. Ang mga black spots na yun, mushroom yun. So, pwedeng tanggi mo tanggalin. It's up to you kung paano mo ano. Pwede mo mag-itindi. Ito yung mahirap kasi maliliit pa. So, kailangan mo siya hangay-hangay. Pero alam mo yung maliliit, yun yung masarap. Mas ano siya, mas malasa siya kaysa dun sa mas malalaki. Dapat hindi ko na nilinis eh. Pwede naman. Nasasayangan kasi siya din sa malili. Yan ang perks ng pagpitas ng hindi pa fully grown. Pero, ang kinaganda naman kasi mas malasa yung maliliit. Okay ba? Malinis na siya. Tanggalin mo lang yung mating roots. Oo. Oo. So may tatlong colors ng oyster mushroom. That's white, gray, and brown. Ito yung gray, no? Pag usually pag white marami pero maliliit. Pag gray medyo di mga 3-4 ganun lang. Pero medyo mas malalaki. Meron naman yung brown, talagang iisa lang yung bunga pero ang laki-laki. Wow. Ito gray to. Gray and white. Oh, okay. Depende kasi sa nilagay mong seed, yun din yung tutubo. Bango niya? Okay. Pas na. Yan. Ha? Tayo nga kung ilang kilo. Oh, almost 1 kilo. Oh, almost 1 kilo na to. Oh, parami yung harvest ko. Dapat 1/4 lang ang kukuhin ko eh. Okay na yun. Pasok natin to. Hindi mo ba ano, kinakausap yung organs mo? Kinakausap ko? Kaso nahihiya ako ngayon eh. Anong gusto kang tingnan next? Yun lang, yun lang. Information? Kung paano magluluto. Luto. Ordinary lang yung tutuan namin. Yung pang farm lang. Organic na organic, ha? Pero ano, puro kahoy lang din ang gamit. Bakit sinasabing niluluto? Bakit kumukulo ba yung tubig niyan? Or steam? Ah, okay. Steam siya for 10 hours. 10 8 hours? 8 to 10 hours, oo. Oh. My God. Kasi pinapatay yung bacteria nung... Bag? Nung sodas sa loob ng bag. Ah, okay. So, para ma-fully mamatay yung bacteria doon, ni-steam namin siya for 8 to 10 hours. Okay. Tapos, after na iluto, pag medyo lumamig ng konti, isi-seed na siya.
So yung sawdust ang ano, ang kailangan maluto. Oh, siya yung parang base mo ng pagtataniman. Okay. Tapos after na ma-seed, i-incubate siya ng 2 months. Ay, yun yung 45 days. Na, ano, so yung pag na-seed na, ganito na yung itsura. Pag na-seed na siya, ano na, wait lang. Ganyan na yung itsura niya. Ah, ito. Yan na yung may seeds yan na siya. Yan na yung may seed, oo. Ah, okay. Tapos yan na yung aantayin ng 2 months, no? May date siya. Ayan na, kunyari, 12-11. Ginawa siya nung December 11. So after 45 days, pwede na siyang ilagay doon sa kabila. Pwede na siyang isabit. Mga ano yan, January 23, fully, ano. Pag ganito, i-shock mo to after a day, lalabas na yung mushroom. Basain mo siya ng malamig. Oo. Or ilagay mo siya sa malamig na place, tas moisty, tas open mo lang siya. Tanggalin mo yung takip tsaka yung tela. Pag dinidiligan ba, yung loob mismo ang dinidiligan or yung labas lang? Usually lahat. Oo. Pero kaya nga yung pagsabit namin nakaganyan para hindi mapuno ng tubig. Oh, I see. Yung dito, tignan natin. Meron pa ata. Ah, wala pa. Wala pa. Wala pa. Kakaunti pa lang. Ayun o. Kakaunti pa lang kasi. Wala. Mas marami yung nandyan. Dati, ang incubation ko ito lang. Dahil kulang na kulang sa space, nagpagawa ko ng pangalawa. Oo. Kulang ulit. Kulang ulit. Kasi everyday na ginagawa namin talagang kulang. Kaya gumawa ulit ako sa baba. Oo. Kaya kung iisipin mo dati, lahat ko puno. Mm-hmm. Lahat puno. Tapos yung sa baba puno rin. Everyday kami nagtatanggal ng decay. Oh. Everyday din kami nagtatanggal. Ito ba yung decay? Decay na yan. Okay. May mushroom pa siya. Ito. Yan yung sawdust na kinuha namin. Yung sawdust kasi nakukunin mo, 1 week mo pa pabubulukin. Ah, bago mo siya bago gawin. Bago siya i-bag. Okay. Ito na yung decay. Decay na yan, matagal na yan. Oo. Ito yung pwede sa halaman na, di ba? Oo, iko-compost. Sa sobrang dami nga, minsan yung iba, tinatapon na lang namin. Wala lang. Ay! Hindi mo na siya babayaran? Hindi na. Okay guys, may libreng mushroom na naman tayo. Parati na lang may free. Ito yung masarap i-ano, di ba? I-crispy chenilin. Tatanungin ko muna kay auntie kung paano yung butter niya. Yung, ang tawag doon? Yung ginagawa niya may coat. Di ba nung New Year? Yun. Hindi kasi ako marunong paano siya gawing crispy mushroom. Pag gusto mong crispy-crispy, kailangan dried. Ito? Pero kung gusto mo nung crispy lang, tapos syempre kakainin mo na rin, crispy pa. Pwede rin yung ginagawa ni Mama. Pero pinapaliit niya yan eh. Hatiin. Maliliit lang na pieces para talagang maluto. Ito nga yung maganda eh. Ideal pang ano pa. Tapos na tayo. Meron na tayong libreng ulam mamaya. Talagang ang palaya. Ang palaya tsaka anong hipon? Oo. Ang palaya tsaka bagong lang. Okay na yan. Sarap na yan. So, hindi na natin siya babayaran libre. O, di ba? May content na tayo. May ulam pa tayo.